Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Miguel Love, shoutout po sa inyong lahat. Magandang hapon Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, hapon or gabi, saan man sulok ng mundo. Miguel Love, shoutout sa mga kapwa ko po, FWs around the world. Hello, Miguel Love, shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. So yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots, ay itong si Bongbong Marcos ay tumira na naman ng pagkabangag. Nagyabang na naman ang iho di puta. Ang kapal ng mukha, no? Dumalo pa talaga siya doon sa pagtitipon ng ano, yung ano ba tawag dito? Andito yun eh. Walang Gutom Award ng kanilang programa sa DSWD, no? Dahil mayroong executive order si Pangulong Bongbong Marcos na in-establish daw yung Walang Gutom Award, no? Sa 2027 dahil sa kanyang food stamp program, na which is malaking kagaguhan ito. Dahil bakit? Kumakamkam sila po ng malaking pira dito, limpak-limpak. Magkano lang yung food stamp program? 3,000 a month yun, ha? Tapos every year yung kanilang gastos dito, halimbawa 500 billion. E pagpalagay na natin 200 billion yung kanilang nagastos sa buong Pilipinas dito sa food stamp, may 300 billion pa po silang maibubulsa. Kaya ito ngayon yung karakas ng Marcos administration. Puro lang ayuda, ayuda. Bakit? Malaki po kasi yung nananakaw nila sa ayuda. Ayun. So wala nang gutom na Pilipino. That is my dream. No hunger Filipino. Oh lol. Ay, sinabi mo na yan, Bongbong Marcos, panahon kampanya. Wala din naman nangyari. Ano masabi ni Bongbong Marcos ng kampanya? Ang pangarap niyo ay pangarap ko rin. Pangarap kong magiging 20 pesos ang kilo ng bigas. Ano nangyari ba? Wala. At ayon pa sa ibang mga ekonomista, malabo na pong bababa pa ang presyo ng bigas, lalo na kapag binibili mo yung palay sa mga local farmers natin. Halimbawa 30 pesos ang kilo ng palay. So idadalhin pa yan doon sa galingan, gagalingin, dadalhin sa merkado, gagastos pa. So abot talaga maximum dyan around 55 pesos talaga ang kilo. So 20 pesos kilong bigas is just a myth. Ano, myth. Yun lang yun. Wala na po. Sinabi niya ni Bongbong Marcos yung kanyang mga pangarap. At ngayon na naman, nambubudol na naman siya doon sa Walang Gutom Award Program. Pangarap ko na wala nang magugutom sa piliola ng gutom. Really? Nasa iyong ang administrasyon ngayon, tumaas lahat, partida, walang pandemic. Panahon ni Duterte, may pandemic ha, nagla-lockdown pa, pero yung pinakamahal na kilo ng isang kabang bigas that time is 1,900 lang or 800 to 2,000 pesos lang. E ngayon walang pandemic, Marcos at Junior Administration, 3,500 na po yung isang kabang bigas na 50 kilos. Akalain mo yun? Dati, magkano lang yung presyo ng manok, ng baboy? Dati, wala, may pandemic pa, 100 plus, 200. E ngayon, 400 na ang kilo ng baboy. Luya na nga lang, 240 to 270 pesos na ngayon yung kilo. Walang gutom. Nung umupo si Bongbong Marcos patapos ang taon ng 2022, 500 or 400 to 850 ang kilo ng sibuyas. Akalain mo yun? World record yun sa buong mundo, only in the Philippines na may ganong presyo ang sibuyas. Nakakatawa lang, no? Tapos sabi pa niya dito, ang sinasabi dito balita, that is my dream, no hungry Filipino. The President Ferdinand Marcos Jr. says in his vision for the Philippines,
is that no Filipino goes hungry, recalling an interview where he was asked what the first legacy of his administration would be. Wala siyang legacy. Dahil lahat ng mga infra ngayon na natatapos dyan under Duterte administration pa yan bago inalisan niya ni Digong noong 2022, may mga project dyan sa gobyerno na kahit lalo na sa infra, na kahit may pandemic, tuloy ang trabaho. Yung mga iba dyan, 80%, 85%, patapos na. Kaya yun ngayon, nag-i-enjoy si Bongbong Marcos sa mga ribbon cutting, sa mga kung ano-anong kaik-ikan. No? O, gaya ng mga pabahay noong panahon ng administrasyon ni Duterte. O natapos yun sa kanyang administrasyon, hindi siya yung nag-turnover. Tapos credit sa kanya, kapanamukha. Tapos yung kanyang promise na build better more, dahil pinalitan niya yung build ni Duterte, kanya naman BBM, build better more. 1 million na pabahay daw a year. 2 years na si Bongbong Marcos. Wala na, magto 2 years na. Ano na ngayon eh? Wala na. Walang bahay. Ni kahit haligi, walang na turnover sa mga pobre. Tapos ngayon, mambubudol ka na naman. So, walang gutom, wala nang gutom na Pilipino. That is my dream. Ulitin ko, mambubudol ka na naman, Bongbong Marcos. Iho di puta ka. Hindi na ngayon panahon ng kampanya para magsasabi ka pa ng ganito. Tapos ka na, nanalo ka na, binoto ka na namin, nagtiwala kami sa'yo. Tapos hito ka na naman, mambubulol ka naman, walang magugutom ng mga Pilipino. At kailan yon? Sa 2027 pa, putang inang yan. 2027 pa, walang magugutom. So mag-taste muna ngayon yung mga mahihirap. Lalo na yung mga magbubuti, magbabakal, mag-ice cream, yung mga nagpapalimos sa kalsada, yung mga naglabandira, etc. Diyan mga trabaho, yung mga mag-uuling. Magtiis pa hanggang 2027, hindi na sila magugutom, ganon. Wala kang gagawin ngayon kundi magsalita lang. Ito yung pangarap ko na maging walang magugutom ng Pilipino sa 2027. Kasi pag 2028, pababa ka na ng iyong administrasyon, patapos na yung termino mo. Putang yan. So sabi pa dito, da walang gutom, ano ba to? Yung kanilang walang gutom na ayuda na to, ano ba? Basta, yun na, walang gutom. Led by the department, ito na nga, ano, ng foundation, held, gaing nakikipagsabwatan, hindi naman sabwatan, cooperate, no, yung mga, itong galing Pook Foundation, na nakakuha doon ng 17 finalists, the best performing local government units in combating hunger and malnutrition. Diba trabaho to ni putang inang Larry Gadon na yan na sinasahuran ng 300,000 a month or 250,000 a month, pagpalagayin natin, plus kanyang mga benefits. Trabaho niya to, diba? Poverty alleviation, diba, ang trabaho ni Gadon? Trabaho niya to. O bakit marami pa rin dito kayo gutom at malnutrition ng mga kabataang mag-aaral. Sinasahuran siya. So ano ba yung sahod ni Gadon dyan? Para lang siya? Ginawa lang ba siyang bulldog dyan na aso para kumakahol sa mga taong kritiko ni Marcos, kagaya ng mga Duterte? Kagaya ng mga vloggers na ayaw sa Marcos? Ganun lang ba yung sahod? Kaya siya sinasahuran ng ganyan. Putanginan niya, lumalamon siya ng tawag dito. Pira ng taong bayan, wala siyang trabaho. Maraming gutom. So, nasapawan pa ngayon yung poverty alleviation ni Gadon na nitong ibang mga private, na mga LGUs. Tapos, ano pa? Ito yung masaklap, no? Dahil wala daw nagugutom, walang magugutom na pangarap. Pero sa administrasyon ni Bongbong Marcos, tumaas, malapit na mag-senior citizen yung dolyar kontra piso. Tapos, ito. Sa first quarter ng 2024, lumabas sa SWS survey conducted from March 21 to 25,
14% 14.2% or an estimated 3.59 million kulang-kulang 4 million Filipino families experienced involuntary hunger in the past 3 months. Mas mataas daw ito kaysa noong December 2023 na ito ay 12.6% laang. Mas mataas itong taon na to 2024. Tapos yung OCTA, nag-conduct din itong OCTA, bayaran to ng administrasyon na to eh. Halata mo si OCTA. Si OCTA po na to. Meanwhile daw, yung OCTA research survey conducted from March 11 to 14 found that around 11% daw. Tingnan mo, binawasan pa ni OCTA. Hindi yung pag talagang OCTA. 11 to, ayun na nga, 11% daw, estimated 2.9 million families experience involuntary hunger, lower than the record 14% around 3.7 million families in December 2023. So magkasalungat po sila, magkaiba sila ni SWS. Ito si OCTA talaga kahit kailan. Magkano ba OCTA? Yung bayad sa iyo ngayon. Eh, ito din yung nagpapataas ng record ni Martin Romualdez. Eh, sa mga survey, si OCTA-OCTA at saka yung si Tangiri na yan. Ay, nako po sa inyo. So, mas naniniwala pa ako dito sa SWS. Kumpara dito kay OCTA na to. Nag-OCTA-ta yung kanilang ano, bursa din dito. No? So, yun, mataas sa administrasyon ni Bongbong Marcos lahat. Bill ng kuryente dahil kaibigan ang yung ano si Sabin na ano ba tawag dito Aboitiz, pinautang pa ni Bongbong Marcos ng 50 billion. Saan ba kinuha yung pera, di ba doon sa ano yon sa land bank? O ano nang nangyari sa ano billion of pesos sa Maharlika funds? Wala na tayong naririnig. Ewan natin kung saan, kanino bulsa napunta yung billions of pesos doon sa iho di putang Maharlika fans ni Bongbong Marcos na pinagyabang last year sa kanyang tawag dito suna. Ngayon na naman, nag-iikot si Bongbong Marcos sa mga probinsya para mamigay ng ayuda para may masabi siya, maipagmalaki siya sa kanyang suna ngayong July 23. O kung ano-ano mga kaik-ikan yung ipagmamayabang siguro niya yung bulok na bigas na bininta sa kanyang kaliwa na 29 pesos na kahit aso hindi kayang kainin. O, tapos ipapakain, binibinta ni Bongbong Marcos sa kanyang diputang kaliwa. Tingnan mo, sila ang sarap ng kanilang pagkain sa Malacanang, iba't ibang klase ng pinakamasarap na steak sa buong mundo. Samantala yung mga Pilipino, bibintahan mo lang ng bulok na bigas na mabaho at ano pa, halos hindi makain ng aso. Tapos sabihin mo nga, ang pangarap ko ay wala nang magugutom. Punyeta ka.